Ayan, let's talk about guys. Hi guys, sa malawak ang kaway-kaway po sa inyo lahat. At yes, ako nga may hawak ng manubela today. Mahinutos ang boss ko ngayon. At akong bako. At hindi yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung nakawiwindang ng tendering, yung nakawiwindang na Go Back Ko Falls na Korean drama na pinag-uusapan nila. Sana tumaas ko. Tapos yun nga, mabalik tayo doon guys, mga katods, mga kamamshi, kabrad, kumare, kumpare. Parang nalala ko tuloy si ano, si, yung kalaban ni ano, ni Maha, si Salvador, kumare. Ayan, yun nga, yun ako mabindang na pinag-uusapan ngayon, yung Go Back Ko Falls na yan. Ayun, sa kakapanood ko kagabi sa Go Back Ko Falls na yan, nawindang ako kasi 1 o'clock kahapon na kasi nag-start yung pasok ng anak ko sa school. Tapos lago nga natin yung bintana, ang mga kumpare nagsasalita ako, wala naman akong sakay sa likod. Ayan, I'm alone. Tapos yun nga guys, ayun, marami bang kinilig dyan. Ayan, comment nyo lang yung episode na gusto nyo makita. Actually, natapos ko na yung Go Back Ko Falls na yan. At maganda ang ending niya, pero hindi ko nagustuhan. Kasi, may hindi lang ako nagustuhan. Parang binitin pa, no? Ayoko sabihin. Kasi, sige na nga, para mabitin kayo, hindi ko sasabihin kung ano yung ending at kung sino nakatuluyan niya. Siyempre, alam nyo na yun kung sino nakatuluyan niya. At hindi ako favor doon kasi ang gusto ko, basta, diba ang gusto ko para sa girl, sa wife. Parang hindi kasi deserving yung lalaki. Pero kanya-kanya naman kasi yan ang opinion, guys. Kaya, respetuhin na lang natin ang opinion ng bawat isa. Okay, tapos yun, yung Go Back Ko Falls na yan, kakapanood ko. 2 times ko na siyang pinanood. Oh, hindi nakakasawa. Nakakatawa. Daming nilang experience ng kabataan nila na experience ko rin. Yung gumapang sa kalasingan. Yung happy lang, happy moment lang. Yun talaga, no? Yung nagwawala ka sa mundo. Tapos ang dami mong hindi maintindihan, tapos gusto mo lang magsaya. Tapos yun nga. Ano pa ba? Kakapanood ko, 1 o'clock, nagising ako. Hindi ko alam po, excited lang ako kasi first day ng anak ko today. Tapos, nagising ako 1 o'clock. Tinignan ko sa cellphone, 1 o'clock talaga. Tinignan ko dun sa kabilang, sa cellphone ng anak ko, kung tutugma yung oras ng orasan ko sa cellphone, magkapareho. Kaya sabi ko, imposibleng mali yung oras. Kaya, yan, pataanan natin si Mano. Kaya, nung chinek ko na siya, yun nga, ibig sabihin, 1 o'clock na. Pero kasi yung manok ng kapitbahay, tumila ako. Kaya sabi ko, alasin ko na. Eh, inisip ko, baka mali yung mga anak ko yun. Tapos nag-train na lang ako. Kasi nagising din ako. Kasi nag-Go Back Ko Falls din yung panaginip ko. Bumalik ako sa panahon ng kabataan ko. Tapos may pumasok. Parang pag nanaginip ka, no, paglaro, clear yung panaginip mo. Parang may ibig sabihin na di mo mawari. Parang ano, premonition. Yung tinatawag ng premonition. At saka yung mga ano, pangitain. Hindi yun ang panaginip ko. Tapos bata ko, syempre, fresh, single and available, virgin. Tapos yun, nakita ko talaga, bata pa ako doon. Tapos yung may mamang chubby na pumasok sa bahay namin. At yun na yun pa rin yung bahay namin. Bahay ng parents ko ngayon. Tapos, ayun, nagtataga yung manong na yun. Humingi ako ng tulong sa kapitbahay. Doon ako nawindang kasi yung kapitbahay namin is ano, yung mga yumao kong lolo at lolo, di ba? Di ka ba magising? O, mga kasama mo yung mga patay na muling nabuhay. Pero hindi naman sila nakakatakot. Pero alam mo yun, yung sa panaginip mo, alam mo sa panaginip mo na ano sila, patay na sila. Pero sa ano, hindi naman ibig sabihin pag nanaginip ka ng patay na nabuhay, ano siya, mukhang mami, hindi mga mami ha, mukhang mami siya, hindi naman sila mukhang mami at zombie. Talagang yung parang buhay na buhay sila sa panaginip ko. Tapos doon ako nagising, kaya nagising ako ng 1 o'clock. Tapos natawa ako kasi sabi ko, epekto yun ng natawa ako pero natakot ako kasi inisip ko noon na
pangitain yun, masamang pangitain. Parang feeling ko may darating na panganib. Kaya nag-pray agad ako, tapos chinat ko yung nanay ko na yun nga yung panaginip ko. At yun, mag-pray kami. Tapos nag-call, di ba may roll call dun sa couples, global couples. Ginaya ko rin yun. Nag-roll call back din ako dun sa mga ka-group ko sa Psalm 91, ano siya, international Christian siya, ng prayers, kasi medyo natakot din ako sa panaginip ko. Kasi, ano, minsan pwede mong gawing comedy, pero minsan nakakatakot pag inisip mo yung mga anak mo. Pero, ano, parang kasi, ano, sabi ko, ano ba, bakit ko ba sinagparaginipan na, ano ba, sundo ba yun? Pero, hindi. I rebuke in Jesus' name, sabi ko nga yun. Kasi marami pang plano si God sa akin. And yun lang for today. And comment guys, comment, sige, mag-comment kayo, mag-request kayo about sa episode na gusto nyong i-upload ko, okay? Ang mag-like and at mag-share ay ikikiss ko, charot, okay? Kasi nandito na ako sa bangko, kaya goodbye for now, naka-duty ako ngayon guys, kaya bye-bye for now. That's all our chicas and katots. I love you all the subscribers. Thank you sa lahat ng subscribe, nag-like, and share. I love you all.